Hello mga mommies, this is Al and welcome to my channel. So this is my first video and kung nakikita ninyo sa title, I am going to do for today a newborn essential / baby haul video. To give you an idea, I am 31 weeks pregnant right now and I am actually expecting a baby girl. This is also my first baby, so yun, as a first time mom, gusto ko, excited lang ako or happy akong i-share kung ano yung mga pinili ko or pinipare ko na basic needs or newborn essential for her. And if you think this is interesting sa inyo mga mamis, lalo na sa mga first time moms, kung gusto nyo malaman kung ano yung mga binili ko for my baby na newborn essentials, please keep on watching. And please do support my channel, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga next videos ko. Most of the items na ipapakita ko sa inyo, binili ko pa to noong April kasi dahan-dahan ko siyang pinamili. And nag-rely ako so much sa online shopping kasi because of the pandemic, very limited lang yung access ko to go out. And nakakatuwa kasi aside sa convenience at saka very safe siya, na-realize ko na ang dami kong naitipid because of online shopping. And yun mga mamis, yun din yung highlight or focus sa video na to, na ano yung mga tipid tips na ginawa ko while buying online. So, iwo-walkthrough ko na kayo sa mga gamit, explain ko kung bakit. So, hindi na natin ito patatagalin. Let's start! Yung first na nasa checklist ko mga mamis is yung diaper essential. So, speaking of checklist, ito po yung tipid tip number 1 ko, create your own checklist or listahan. Kayo na bahala mga mamis anong hitsura ng listahan ninyo, ang purpose lang naman ito is magkaroon kayo ng guide sa pamimili ninyo. Maganda kasi kapag may checklist, makakategorize mo ano yung pinaka-basic or pinaka-importanting items, yung mga second priority na items, or yung ano lang yung mga wants mo para kay baby. And aside from that, wala kayong mamimiss na importanting item kasi may listahan kayo. So punta naman tayo sa items. Kung napapansin ninyo, meron akong biniling disposable diaper at saka cloth diaper. So kami kasi mag-partner, we decided na i-cloth diaper naman si baby kapag 1 month above or kapag siya na to sa kanya. So itong disposable is temporary lang itong gagamitin ni baby pag hindi pa siya naka-cloth diaper. So ito, binili namin to sa Lazada, sa Huggies official store mismo. Dalawang ganito po mga mamis, natin for 40 pieces, bali 80 na lahat. And newborn size, ang worth po nun is 374 pesos plus shipping fee na 50 pesos. So around 430 yung binayaran ko. So sulit pa rin kasi ang alam ko, sa dalawang ganito is 520 pesos. So itong cloth diaper naman, for practical reason lang, kaya kami nag-cloth diaper is that ayaw namin nang bili ng bili. And with the cloth diaper is makakatipid kami in the long run and mas economical ito. So, ang bili ko nito is, kasi ito kasi is reusable and washable. And ang bili ko nito is worth 172 pesos. Sa Shopee. So, ilalagay ko na lang mami yung sa description box kung saan shop ko to nabili. So, may kasama na po siyang microfiber insert. Isang set na po siya and yung brand po niya is Alpha Baby. So, yung regular price ng cloth diaper would range from 200 above depending kung ano yung brand ng cloth diaper at saka kung ano yung klase ng insert niya. Of course, kapag meron tayong cloth diaper, meron ding wet wipes. So, ito po yung napili kong wet wipes. Binili ko po ito sa Shopee ulit. Sa Unilove official store. Natural siya and unscented. Tapos 100 pieces na yung wet wipes niya. So, this is 60 pesos nung binili ko siya sa Shopee. And dalawang ganito lang po yung binili ko kasi according to most mommies, mas maganda pa rin gamitin yung cottons pag may newborn. So, bumili po ako ng cotton rolls, may cotton pads, and meron ding cotton balls. So, itong cotton pads, binili ko sa infant store, sa Shopee. 120 pads na siya worth 90 pesos. And ito naman, nabili namin nung nag-hypermarket kami. This is worth around 60 to 70 pesos, I think. And yung Adamson naman, cotton balls, 300 balls na siya. And malalaki na rin siya. This is worth 56 pesos. Isang ganito and dalawang ganito yung binili ko. Sa Shopee ko rin siya binili. So, ang reason bakit tatlo is magta-trial and error kasi ako kung alin dito yung mas effective sa actual kay baby. So, kung ano yung mas much better, yun na po yung bibilin ko sa next purchase ko. And then, of course, since gagamit tayo ng disposable diaper, so for emergency purposes lang, bumili ako ng Inrush
na nappy cream, and after bites soothing gel. Isang set ko na kasi itong binili sa Shopee, sa Tiny Bud store. So, this is worth 278 pesos. Dalawa na siya. And, nakasave naman ako ng at least 80 pesos nito kasi ang regular price nito ng each is 179 pesos. So, ayun mga mamis, tapos na tayo sa diaper essential. Punta naman tayo sa cloth essential. But before that, ibibigay ko muna yung tip number 2 ko, which is set your target budget mga mamis. Para sa akin kasi, if you're budget conscious, maganda yung may target budget ka. Nang sa ganun, yung target mo is magsiset siya as limitation sa pamimili mo at magkaroon ka ng control or disiplina. So kapag may ganun kasi, hindi ka mag-overspend or mag-overbuy sa pamimili mo at hindi mo siya pagsisisihan. So itong cloth diaper, actually nagkaroon ako ng specific amount na target nito kasi ang goal ko kasi nito is magkaroon ng 25 pieces. So, ayun, maglalabas talaga ako ng pera. And at the same time, with the clothing, with my cloth essential, nag-set din ako ng target nun. First is yung binili ko sa Frosties, sa Shopee ulit, na baru-baruan. So, hindi na ako namili ng all white kasi may mga hand-me-down kasi sabi ng partner ko. So, ang binili ko instead is yung may mga kulay na. So, first, itong pajama. So, pink, may white, tsaka may stripe na pink and white. This is medium size. Then, from the same store, Frosties pa rin, bumili rin ako ng sleeveless. So, the same design din, may pink, may white, tsaka stripe din na pink and white. Medium size din ito. So, yung medium size, I think, is 2 to 4 months. And then, ito rin is short sleeve naman na tie side pa rin, pink, same design pa rin, pink, white, at tsaka stripe. So, ang price nito sa Frosties store is $185 for the short sleeve. Ito namang sleeveless is $180. And then, ito namang pajama is $170. So, para sa akin, very affordable compared sa other brand. And yung quality talaga ng tela is sobrang ganda talaga mga mamis. So, next naman is meron din akong biniling newborn set na mga damit sa Shopee pa rin. So again, ilalagay ko na lang sa description box mga mamis yung specific store na pamilhan ko nito. So ang ito naman, sobrang ganda naman ng tela. So 7 pieces po siya mga mamis. So yung inclusion po niya is itong bonnet. Ayan. Tapos meron big kiss. Ayan. Tapos meron meron ding bib. Ayan. And then ito pa, long sleeve ulit. Ito naman, cardigan style. Sobrang cute. Ayan. And I like the color kasi neutral lang siya. Ayan. And then another one na long sleeve is yung tie side naman. Ayan. Sobrang cute talaga niya. At ang ganda ng tela mga mamis. Ayan po. Ayan. And then, meron namang pajama style. Ito. Tapos may hiwa siya sa gitna. So hindi ko alam anong purpose niyan. Siguro sa diaper. Sa pet. So mga mamis, kung alam niyo yung reason, paki-comment na lang po. Pero it doesn't matter to me naman. Another thing is pajama, pero ganito po, parang frog suit po yung style niya sa baba. So lahat po to ng 7 pieces po na to is worth 350 pesos. Again sa Shopee. So 'di ba, sobrang ganda pa. And nakamura po talaga ako. So the next items na ipapakita ko is ito po yung nabili ko. Hindi ko actually ito nabili online, pero nabili ko to from a friend of mine kasi sobrang dami po ng mga hindi nagamit na mga newborn na damit sa baby po niya, and binenta po niya sa akin worth 2,000 pesos. And nagbigay po siya talaga ng additional na mga pre-love clothes ng baby niya na sobrang gaganda pa. And aside from that, pati yung crib ng baby niya, ibinigay na rin niya sa akin. So, i-insert ko na lang po yung photo ng crib at saka ng pre-love items ng baby niya. So, ito po yung inclusion ng 2,000 pesos. So, meron po siyang ito, bonnet, tatlong piraso sa hash-hash po to. Meron din itong hash-hash na mittens, and then meron din booties. Ayan. Tigta tatlong pairs din, kagaya ng bonnet. And then, meron din bib sa hash-hash din. Ayan din yung design. And then, kasama din ito, itong baby burp cloth sa mumusu. Tatlong pieces din siya. Then another one is yung long sleeve sa St. Patrick, dalawang piraso. So I think ito mga almost 400 pesos ito, itong dalawang to. And ang ganda ng
tela talaga ng St. Patrick's. Pati yung design, sobrang feminine at saka girly na girly siya. This is 3 to 6 months size. So, another one is sleeveless naman na 1C's. So, tatlo ulit ito from Hush Hush. May price pa siya. $129.75. So, yan. 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 So, turno-turno po yung mittens. Ito, booties at saka yung itong cup. Turno-turno po sila. And then, yun po yung kasama inclusion po sa 2000. And kasama pa po noon is itong yan. Itong frog suit na to. Sobrang gustong-gusto ko talaga siya. Sobrang ganda. And nakaka-proud kasi made in the Philippines po itong frog suit na to. Kasi siya nakagaya sa shadow. So, ayan. Ito po, ang brand po nito is New Baby. Yan. And then, newborn sized po ito. And may kasama na siyang mittens, dalawang piraso. Yan. And then, kasama din po sa 2,000 pesos is yung itong swaddle na to. So, very perfect po itong swaddle kasi very important pag may newborn ka. Dapat i-wrap mo siya para maramdaman pa rin niya yung feeling na nasa womb pa siya ni mami niya. Ng mama niya. So, ito po. And then, yan, lagay na lang natin dito si baby. Yan, dito. So, yung brand po nito is Swaddle Me. So, ang ganda po ng kulay as usual. Very feminine. And then, kumuha pa po ulit ako ng isang Swaddle Me na the same style nung pinakita ko. Pero ito, binili ko to sa Shopee worth 149 pesos. Yan. So, yun po yung inclusion po sa 2,000 pesos. Next po is kapag may newborn essential ka, very important na meron kang onesies. Kasi ito kasi yung onesies, nakocover niya yung chani baby. Tapos isang suot lang. So, usually, most of moms, prefer talaga nila yung onesies para sa babies nila. So, ito po yung first successful purchase ko sa Shopee. And, itong onesies na to is nabili ko for 40 pesos each. So, ang size po niya is 9 to 12 months. Nilakihan ko na kasi sabi kasi usually sa comment doon sa Shopee is maliliit yung sizing. So, ginawa ko ng pinakamalaking size, yung 9 to 12 months. And I think naman, perfect lang to kapag medyo lumaki ng konti si baby. Bumili ako ng 5. So, 1, 2, 3, then 4, and then 5. Nabili ko po ito is meron pa po itong mga tag yung iba. Tinanggal ko lang kasi nilabhan ko na kasi itong mga to. And then ito naman is pre-love to galing dun sa friend ko na sinasabi ko. Isang beses lang daw ito nagamit. And sobrang ganda kasi parang good as new pa siya. Ayan. Yeah. Pang Christmas na onesies. Ayan. And then, from the same shop, pumili rin po ako ng long sleeve na onesies. So, ito po. This is worth 85 pesos naman each. So, ayan. Tatlo lang po. So, 1, 2, and then 3. Ayan. Ayan. So, ang ganda po talaga ng quality, mga mamis. Tingnan nyo po. And then, 9 months din po yung pinamili ko. Ayan. Hindi na po talaga nagkalayo sa mga quality galing sa mall. But then, yung price nyo is sobrang layo. Sobrang mura po talaga sa Shopee. So, sobrang sulit. So, meron pa po akong ibang binili, yung socks. Kasi, hindi ko na po dadagdagan yung mga booties ko. But instead, namili po ako ng socks para kay baby. So, ito yung binili ko sa kanya. So, ito po ay color blue. Actually, ito panlalaki. Pero, okay lang kasi parang neutral yung tingin ko sa kanya. Sobrang cute kasi. So, gagamitin ko pa rin to. This is newborn socks. Ayan. So, binili ko rin to sa Shopee worth 125 pesos for 5 pieces na siya. Ayan. 5 pairs pala. And then, another one is since medyo blue yon, so bumili ako ng pang girl na medyas. So ito naman is from 0 to 12 months na size. So medyo malaki ng konti pero I think magagamit pa rin to ni baby. So ang gaganda po ng kulay. Ayan po. Ayan. So this is worth 197 sa Shopee ulit. Medyo pricey to compared dun sa isang set. Pero ito kasi sobrang ganda naman ng quality din. So hindi na rin po masama at saka sulit na rin po yung pagbili ko nito kasi sobrang cute po talaga niya. Yan. And then, ito po, bib.
Again, wala na rin po sana akong planong dagdagan yung bib ko. Pero, nabili ko po to. Nakita ko lang po to sa Shopee. Ay, nabili ko po to for worth 9 pesos each. So, kinuha ko na po. Ayan, ang ganda po ng tela niya. Then, sa likod is, ano po siya, parang waterproof po siya. Next mga mamis, ay punta naman tayo sa other essentials. Ito po yung sa tingin ko, in my opinion, is very basic para sa mahimbing na tulog ni baby. And at the same time, ito yung mga items na helpful para kay mami sa pag-aalaga kay baby kasi mga multi-purpose po ito na gamit. Most of the items na nakikita po ninyo ay free shipping except lang po sa pillow. And yun po yung tipid tip number 3 ko. Maghanap po tayo ng mga items, shops, o yung mga araw na may mga promotions kung saan nag-offer sila ng free shipping, yung favorite ko talaga na cashback, and yung may mga discount or may mga off or may mga freebies. Nang sa ganun mamis ay mas lalo tayong makatipid sa pamimili natin online. So for the pillow, nag-invest po ako sa magandang quality. Ako kasi gusto ko malalambot yung surface ni baby pag matulog siya para tuloy-tuloy po yung tulog niya. And this one, ang ganda po talaga nito, I bought this in Shopee sa Little Toots na shop. And medyo pricey nga itong mga mamis kasi ang ganda, obvious naman maganda yung material. Detachable pa ito, pwedeng labhan. So this is worth 435 pesos. Again, plus shipping fee kasi ito lang po yung walang shipping fee. Free na shipping fee dito. So all in all, 485 pesos po yung isang set na to. So two bolster pillow at saka one head pillow. And I really like the color. The next one is itong mosquito net with comforter na siya. I also bought this in Shopee. And yung regular price nito is 350. But since meron akong Shopee coins nung binili ko to and my free shipping voucher ako, nabayaran ko na lang po nito is 315 pesos. So, yung Shopee coins actually yung nakapagpabawas nun. And ito po yung hitsura niya kapag pag ikakalasin ko to, itong mosquito net na ito. So, ayan. So, nakakatawa kasi meron na siyang comforter. Ayan. And then, ang next natin nandito is yung receiving blanket. So, very common tong receiving blanket kapag wala kang swaddle na pinakita ko kanina. Pwede itong alternative as swaddle. So, again, ito yung mga multi-purpose. Hindi lang swaddle, nursing cover, pwede rin gawing blanket ni baby, pamunas. So, ito, I bought this again in Shopee. Kula ko yung brand and this is yung regular price nito is 279. Fleece type po ito na blanket. Ito po yung texture niya mga mamis. Ayan. Ayan. So, apat na design na siya for 279 pesos. So, 1, 2, 3, and 4. So, later, ipapakita ko gaano ito kalaki. But then, I really like the color. And again, yung quality ng tela. Kasi hindi na po talaga siya masama. And again, nagamitan ko po ito ng Shopee coins. So, yung nabayaran ko po nito is 229 pesos na lang. So, ayun, very important talaga, nakakatipid. Yung may mga cashback kasi magagamit mo siya in the next purchase. Of course, yung lampin, hindi mawawala. So, ito, bigay lang po ito ni sinasabi kong friend kanina. Kasama po ito, so 8 pieces na lang, ghost type. And then, the next one is, dinagdagan ko ng isang lusena pa na QET na lampin. Shopee again, and may apat siyang kulay, ganyan. And then, ito. So, the regular price of this is 258 pesos. Pero yung binayaran ko na lang po is 219 pesos. Again, kasi may Shopee coins akong nilagay dito. At the same time, free shipping din po ito. So, diba mga mamis, nakasulit na rin po ako sa part na ito. And ito po yung washcloth na isa sa pinakaunang binili ko sa Shopee. So, ito po yung texture niya. Ayan. Ayan. Medyo naliitan lang ako nito, mga mamis. So, ito po, nabili ko to for 99 pesos. Free shipping again. So, dahil naliitan ako noon, bumili ako ng another washcloth sa ibang shop. Sa Shopee ulit. And ito po talaga yung favorite ko. Jackpot na jackpot. So, isang set po na puro plain colors. Puro pastel. Ang gaganda. So, 22 pesos each. 1, 2, 3, 4, and 5. So, 110 po itong lima. And then, meron nagdagdag pa ako ng mga with prints. So, ganito po ulit yung texture niya. Ayan.
So, ito naman, mas mahal, 35 pesos. Hindi po ito naka-discount nung binili ko, so kaya ganun. So, 1, 2, 3, 4. So, separate ko po ito nung binili ko po ito sila kasi may ibang items pa. But then again, free shipping po ito nung binili ko. So, ayan po mga mami. So, papakita ko yung, ito pa yung ibang receiving blanket. So, ganito po kalaki usually yung mga receiving blanket. Ayan po. So, doblehin nyo pa po yan. Ayan. Ayan. Diba? So, ito po is, ito po yung tinatawag nilang muslin. Muslin ba? Blanket or muslin. Basta yun na yun mga mamis. So, this is worth 99 pesos. Free shipping again sa Shopee. So, dalawa yung binili ko. So, ganito ang design. Si Mickey Mouse at saka si Minnie Mouse. Ayan. Diba? So, very solid. 99 pesos only. And then, another receiving blanket. Is yung ganito naman. From Small Wonders. Ayan. Ayan. And again, made in Philippines. So, sobrang nakakatuwa. Kasi maganda po yung product. I like the design kasi mga pusa. So, nahilig po ako sa pusa. And ito po is meron po siyang hood. Ayan. So, again, doblihin nyo lang po yan mga mamis. Ganun po siya kalaki. Enough for a newborn to be wrapped. So, yung receiving blanket kasi, kapag i-wrap mo siya, so, yun, masarap din yung tulog ni baby. And, of course, itong receiving blanket na to, sa Shopee ko ulit binili. Ayan. So, doblihin nyo po ulit siya. Maganda po yung tela po nito. As in, ayan. And, may free na po siyang cup. Ayan. So, nagustuhan ko po yung kulay. Kahit panlalaki siya, binili ko po siya. And, this is worth 170 pesos. Free shipping fee again. Punta naman tayo sa other essential ulit, mga mamis. So, unahin muna natin yung bath essential. Ito, nabili ko to sa Human Nature online store. So, baby wash, baby lotion, at saka baby oil. Isang set ko na po itong nabili. And I think this is worth 479 pesos. So, for me, pinili ko Human Nature kasi proven and tested na para sa akin na natural siya. And, bumili rin po ako ng Human Nature Skin Shield Oil. Para naman to sa mga lamok-lamok or ito, mosquito repellent naman ito. And then, bumili rin ako ng bath towel from Small Wonders. Sa Shopee ko to binili worth 135 pesos. So, ganyan po yung texture niya mga mommies. And, ang cute kasi pink yung lining and then yung hood is pink. Tapos, cut pa yung nandito. So, gustong-gusto ko to. And another bath towel naman is iba naman yung texture niya. Very smooth. And then, Hello Kitty. Tapos, polka dot na pink and white. So, maganda rin po ito. Yung brand nito is Kulako. And I bought this in Shopee again. Ilalagay ko na lang ulit sa description box yung mga shop. And this is worth 101 pesos. And then, may nabili rin ako sa Depth Store last week. So, sa BB Company na section, this is worth 299.75 pesos. So, may planggana na siya. May tabo. May isang dosen ng baby hanger at saka nalagyan na ng sabon. And hindi ko actually ito nabayaran ng cash kasi ginamit ko dito yung SM Advantage points ko. So ayun, nakatipid na naman ako kasi wala akong nilabas na pera. And ito talaga yung gusto ko kasi gusto ko all white na gamit. And ang linis niya tignan. So sobrang happy ko nito. And the next naman is yung grooming essential ni baby. So bumili ako ng baby hair comb and brush. Sa Shopee ito, this is worth 137. Then, plus shipping fee. So, mga around 190 pesos yung binayaran ko nito. And, ito naman is yung manicure set niya. So, tagalan ko yung takip. Ayan. So, ito yung nail clipper niya at yung ibang gamit. Pang kuko. So, this is worth 69 pesos sa Shopee ulit. And then, bumili rin ako ng baby powder sa infant store sa Shopee. So, this is worth 79 pesos and 150 gram na siya. Ayan. And then, meron ding safety cotton buds for baby sa Tender Love. 600 tips na siya. This is worth 70 pesos and ganito po yung tip niya. Spiral na siya. Ayan. Pang baby talaga. Siyempre, bumili rin po ako ng ethyl alcohol. 70% solution. So, most of the time kasi, recommended is yung ethyl alcohol. So, ito na rin po yung binili ko. Ayan.
And then, punta naman po tayo sa feeding essential ni baby. So, ang target ko kasi is talagang magbe-breastfeed ako. And talagang ipupush ko talaga yung mga mommies. But in the meantime, nag-ready pa rin ako just in case wala talaga. So, bumili po ako ng mga regular feeding bottle. And this is from Bebeta. So, this is worth 209.75 pesos. So, hindi na ako masyado namili ng mga leading brand. Kasi yun nga, yung goal ko talaga is breastfeed. And titingnan ko din muna kasi kung magustuhan naman to ni baby, why not ito na lang kaysa mapagastos ng mga mahal na breastfeed, mga feeding bottles. Tapos ito naman is mga pre-love to sa friend ko ulit, yung minention ko kanina. So dalawang ganitong na size, and then yung mga maliliit or newborn na feeding bottle, tatlo naman. Ayan. So bumili rin po ako ng extra na nipple. So, dito, this is from Hello Kitty, BPE free, 0 plus months, and small po to na size. This is worth 89.75. And then, meron ding Farlene na anti-colic nipple, BPE free din, medium size, dalawang piraso, and this is 94.75 pesos. Then, of course, is yung bottle and nipple brush. So, nabili ko to sa Tender Love. This is worth 50 pesos. Ayan. Simple lang siya. And then, yung last but not the least natin is yung sa laundry needs naman ni baby. So, bumili pa ako ng Smart Steps na brand na mga laundry detergents. So, first is itong Baby Fabric Condition Softener. 900 ml na ito. And Baby Laundry Detergent. This is liquid detergent, 900 ml na rin. So, nabili ko to sa Shopee, sa Smart Step Official Store. Worth 101 pesos tong dalawa. At igiisa, 101. And this one is Smart Step Baby Bottle and Dishwashing Liquid. 400 ml na siya. And 107 ko to nabili. And nag-try din po ako ng laundry detergent bar nila. Kasi mahilig po ako sa detergent bar pag naglalaba. So, this is mild on baby's clothes. So, this is worth 19 pesos nung binili ko. So, ayun, ito na po lahat nung na-prepare ko ng other essentials na very important for my newborn baby. So, before we end this video, ibibigay ko sa inyo yung last tipid tip ko or tipid tip number 4 ko. So, kung hindi naman kayo ganun kaselan mga mommies and magaling talaga kayong kumilates ng mga products or items online, why not consider buying pre-love items? If nagtitipid kayo kagaya ko, honestly, yun din po yung ginagawa ko. And malaki yung natipid ko doing this. So for an example of that is that yung nabili ko sa FB Marketplace na nursing pillow. So this is not in my top priority pero gusto ko kasi magkaroon ng nursing pillow. So nabili ko to worth 350 pesos. So imagine, almost half siya sa regular price na mabibili mo na brand new na around 600 to 700 pesos. And according to the previous owner, based on my interrogation, isang beses lang daw ito na gamit ng baby niya. So, we'll see kung magugustuhan ito ng baby ko, but sa tingin ko talaga mapapagaan ito yung buhay ko. In nursing my baby. So, yun na yung lahat mga mommies. I hope may natutunan kayo and I hope ma-apply nyo rin to if you're going to buy your newborn essential online, especially sa mga first time mom. So thank you so much for listening and watching, and see you again in my next video. Please subscribe and hit the notification button para ma-notify kayo sa mga next videos ko. So maraming salamat, thank you, and God bless.